Reklamo ng 11 labor groups, isang youth organization at isang private individual laban kay MMDA Chairman Francis Tolentino ang buena manong tinanggap ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Giit nila nilabag ni Tolentino ang Code of Conduct and Ethics at Magna Carta of Women sa pagdadala ng The Playgirls bilang surprise gift sa Laguna. Hindi umano kinakitaan ang magandang ehemplo si Tolentino bilang public official na balak pang tumakbo sa Senado. Bilang public officials kasi, na meron kang kapangyarihan para ipatigil yung ganong klaseng show. Pero hindi iyon nakita kay Chairman Tolentino. Kaninang umaga, nag-public apology si Tolentino sa nangyari sa Laguna. Naging kamalian ko at tinatanggap ko ang hindi pagpigil doon sa naging performance ng mga mananayaw dahil ako ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa naturang lugar. Kinahapunan, nag-resign siya bilang MMDA chairman. Nakiusap na rin siya na huwag nang isama sa senatorial slate ng Liberal Party, pero tatakbo pa rin siya sa national post sa May 2016 elections. Agad tinanggap ng Malacanang ang resignation na pagpapakita umano ng delikadesa. Hindi pa tiyak kung hindi na nga siya isasama sa official announcement ng LP lineup sa Biyernes. It is also a reminder to all those who are participating in the political process of the need to always be mindful of how we treat the dignity of everyone, including the women folk. Sabi naman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, hindi na dapat pang tumakbo si Tolentino dahil sa nangyari sa Laguna at dapat managot pati LP. Tingin ko naman, the Liberal Party should not be allowed to go scot-free dito. For a long time, they defended him naman. Ayon naman kay Mar Rojas, pagpapahayag ng pagsunod sa tuwid na daan ang ipinakita ni Tolentino. Hindi rin umano sumasalamin ang pagkakamali sa kabuuang pagkatao ni Tolentino at sa mga naiambag niya bilang MMDA chairman. Caroline Bonkin, ABS-CBN News.